Ang pitong mga simbahan. Ang sulat sa simbahan ng Esmirna. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Manatili kang matapat hanggang kamatayan. Ang pitong mga simbahan. Ang sulat sa simbahan ng Esmirna. Ayon sa Revelation 2:8-11, ito ang pinasasabi niya na siyang simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirampuri sa iyo na mga nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Tandaan mo, ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang matapat hanggang kamatayan at ipagkakaloob ko sa iyo ang putong ng buhay. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Ito ang ipinasasabi niya na siyang simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Amen. Sinasabi sa atin na ang Panginoon ay siya'y namatay at muling nabuhay. Siyang una at ang huli. Ipaliliwanag ko ang patungkol na ang Panginoon ay una. Ito'y nangangahulugan na ang Panginoon ay unang bunga ng muling pagkabuhay. Roma 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Roma 5:18-19. Kahit kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayun din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang Panginoon ay nagbukas ng daan ng kaligtasan para sa atin at nabuhay pagkatapos ng 3 araw ng kamatayan at siya'y naging unang bunga ng muling pagkabuhay. Iyan ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay tinatawag na una. At ngayon ang dahilan kung bakit tinawag ang ating Panginoon na ang huli, yan ay ang paglilinang ng buong sangkatauhan dito sa mundo ay magtatapos kapag ang ating Panginoon ay muling babalik sa alapaap. Ang lahat ng mga patay na naniniwala sa Panginoon at lahat ng mga buhay ay kakatagpuin ang Panginoon at magiging mga bunga ng muling pagkabuhay sa oras na pagparito muli ng Panginoon sa alapaap. Ang araw ng 2 pagparito ng Panginoon ay magiging huli at ang katapusan para sa pag-aani ng mga trigo, ang huling bunga ng muling pagkabuhay. Ang katotohanan sa pagkamatay ng Panginoon at muling pagkabuhay ay napakahalaga sa ating mga paniniwala sa buhay. Ayon sa Roma 10:9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ngayon, paano tayo maniniwala sa katotohanang ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay? Makikita natin kung paano ang mga disipulo ng Panginoon ay nagbago sa pagitan ng panahon ng kanyang muling pagkabuhay at sa panahon ng pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Habang si Jesus ay kapiling ng kanyang mga disipulo sa loob ng 3 taon, nakapagpamalas siya ng hindi mabilang na mga himala at mga tanda at dahil dyan, ang kanyang mga disipulo ay naniwala sa kanya na siya ay mula sa Diyos at siya ay ang anak ng Diyos. At sinabi niya sa kanila na siya ay mamatay sa krus. Subalit sa 3 araw ng kanyang kamatayan,
sisirain niya ang kapangyarihan ng kamatayan at siya ay muling mabubuhay. At nung si Jesus ay inaresto at ipinako sa krus, ang kanyang mga disipulo ay nagsitakas, nagkanya-kanya at naghiwa-hiwalay dahil sa takot. Si Pedro, ang unang disipulo ni Jesus, ay ikinatuwa siya ng 3 beses. Kahit na kanyang sinabi na, kahit na ako ay mamatay, kasama mo, hindi kita iiwan, hindi kita ikakatwa. Siyempre, ang iba mga disipulo ay sinabi din ito. Subalit, iniwan nila si Jesus at sila ay nagsipagtakbo palayo. At habang wala pa sila sa posisyon upang tanggapin ang banal na espiritu, hindi sila maaring maniwala. Subalit, may mga kahangahangang pangyayari na ang mga disipulo ay nagbago ng 1 beses. Subalit, pinili nila na umalis dahil sa takot. Ngunit ngayon, ang iba sa kanila ay kinain ng mga leon habang nagpapatotoo tukol sa Panginoon. Ang iba naman ay pinagutan ng ulo. Ang ilan naman sa kanila ay namatay ng pinaghati-hati. Habang si Pedro ay namatay sa pagpako sa krus ng pabaligtad. Ang ganitong uri ng mga sakripisyo ay naging posible dahil nakita nila ng harapan ang Panginoon ay muling nabuhay. Ang kanilang paniniwala sa muling pagkabuhay at sila'y napuno ng pag-asa sa langit. Pagkatapos, sila'y nakalaya mula sa takot ng kamatayan. At dahil doon, makakaya na nilang isakripisyo ang kanilang buhay para sa Panginoon. Ang ganitong paggawa ay hindi lamang para sa mga disipulo ni Jesus, kundi sa lahat din ng mga miyembro ng naunang simbahan na nakasaksi ng kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Ang mga disipulo na nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay matapang na ipinamahagi ang ebanghelyo. Hindi nila ito ginawa sa labi lamang. Gaya ng sinasabi sa Marcos 16 verse 20, at humayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. Kaya't ang mga tao ay makakapaniwala kung anong sinasabi ng mga disipulo at ng mga apostol dahil sa mga tanda na sumusunod sa kanila. Ngayon, ang Panginoon na siyang una at huli, namatay at muling nabuhay, ay nagsabi sa verse 9, alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Bakit ang simbahan ng Smirna ay nakaranas ng kapighatian at paghihirap? Kahit na ikaw ay namumuhay sa ilalim ng kapighatian at paghihirap bago mo pinaniwalaan ng Panginoon, nang tinanggap mo ang Panginoon at namuhay sa tapat na buhay mananampalataya, dapat lang na hindi na tayo magdusa pa dahil tayo'y protektado at ginagabayan ng Diyos. Kaya't bakit ba ang mga mananampalataya sa Diyos ay nakakaranas ng kapighatian at mga paghihirap? Una, ang isang tao ay maaaring magdanas ng paghihirap para sa pangalan ng Panginoon. Pangalawa, pwedeng maghirap ang isang tao dahil sa akusasyon ng Satanas dahil hindi nila ipinapamuhay ang ayon sa katotohanan na siyang salita ng Diyos. Kahit nasabihin nilang may paniniwala sila, sinasabi ng iba na nakaranas sila ng paghihirap dahil sa pangalan ng Panginoon. Kahit na sila naman ay nakakaranas ng paghihirap dahil hindi sila namumuhay ayon sa salita ng Diyos. O di kaya naman, hindi sila nagiging matalino o di kaya'y di pa tumatanggap ng masigit na karunungan ng kabutihan. Ang ilan ay naghihirap o di kaya'y nagdudusa na maari naman nilang malusutan. Ganoon pa man, iniisip nila na sila'y nakakaranas ng paghihirap dahil sa Panginoon. Hindi sila makakapagbaliktanaw kung ganito ang mangyari at di nila mapagtatanto kung ano ang tunay na dahilan ng kanilang pagdurusa sa buhay. Una, ang paghihirap na iyong dinadanas sa paniniwala sa Panginoon ay para sa katwiran. Dahil sa ikaw ay nakapaniwala sa Panginoon, naghihirap ka sa pagdurusa na dati hindi noon nangyayari nung hindi ka pa naniniwala. Kagaya nito, maraming propeta sa panahon ng lumang tipan.
gaya ni Moises, Elias, Jeremias, Isaias at mga apostol sa panahon ng Bagong Tipan, gaya ni Pablo, ni Pedro at Juan. Sila'y nakaranas ng paghihirap at pagdurusa. Kahit na minahal nila ng higit ang Diyos, sila'y minahal din ng Diyos ng lubos. Malaya nilang tiniis ang lahat ng paghihirap at panunuligsa para sa Diyos at para sa Panginoon, maging para sa kaharian ng Diyos at para sa mga kaluluwa. Para dito, sinabi ni Jesus sa Mateo 5:11-12, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Verse 12, magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Kung tunay na pinaniniwalaan mo ang salita ng Diyos sa iyong puso, kahit na makaranas ka ng pagtitiis, pagbabata, mga panunuligsa at paghihirap, maaari ka pa rin magalak at magsaya dahil dakila ang iyong gantimpala sa langit. Subalit ang iba, upang may makuha mula dito sa mundo, naghihirap at nagtitiga. Kaya naman kung titingin ka lamang sa walang hanggang gantimpala sa langit, ito'y hindi may kukumpara sa kahit na anumang bagay sa mundong ito. Kaya't dapat mong isipin na magalak sa kahit anong sitwasyon. Dahil sa ang ating Ama, sa pananampalataya ay may ganoong pananampalataya at pag-asa na gawa nilang dumaan sa makipot na daan ng may kagalakan at pasasalamat. Ang mga apostol ay nagdusa para sa Panginoon ng malala at ipinahayag niya ito sa 1 Corinto 4:11. Hanggang sa oras na ito ay nagugutom kami, nauuhaw, mga hubad, binubugbog at walang tahanan. 1 Corinto 4:12. At kami gumagawa sa pamagitan ng sarili naming mga kamay. Bagaman nilalait kami ay nagpapala. Bagaman inuusig ay nagtitiis kami. 1 Corinto 4:13. Bagaman mga sinisirang puri, kami ay nakikiusap. Kami naging tulad ng basura sa sanlibutan. Dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Roma 5:3-4. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian at pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Verse 4, at ang pagtitiis na nagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Kaya tayo maging magandang bunga sa araw ng pagbabalik man o sa muling pagkabuhay, gaya ng Panginoon na siyang unang bunga ng pagkabuhay. Ipagpapatuloy po natin ang mensaheng ito sa susunod na mga sesyon. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy tayong makinig sa iba pa mga video.